Shout out sa lahat ng clothing brands dyan. Tulad ng Net dito sa Taiwan na napakasikat na, lalong-lalo na sa TikTok. Zara, Louis Vuitton, ano pa bang lahat ng brands na sikat? Adidas, diba? Puma, Fila. Dapat tulad kayo ng H&M na meron silang ginagawang campaign for eco-friendly clothing. Kaya nga, nakikita nyo to, hindi naman sa talagang ina-after ko yung 10% discount na pwede kang bumili ng item sa H&M, yung bagong item nila, tapos you can use this coupon na 10% off sa item na binibili mo. So, para sa akin, this is really helping the earth para hindi na tayo mag-global warming, na hopefully hindi naman marating sa global roasting, ano? Kasi talagang sobrang init ngayon sa Taiwan. Umaabot ng 41 degrees yata the last time we went sa isang lugar. Sobrang init na nun, di ba? So, I am wearing H&M and I'm proud of it. Some of it is recycled and some is new, yung material niya. So, para sa akin na, talagang I am actually asking all the other brands to be like H&M. Diba? Magpa-recycle kayo. Bring all kinds of garments na ayaw nilang gamitin, tas dalhin sa branch ninyo, tapos recycle the clothing. Para naman makatulong kayo. Like me, I have Adidas clothing na ayoko na talagang suotin dahil sa nangyayaring issue sa kanila tungkol sa paggamit ng mga bata. This is really a very sensitive issue, but if you Google it, mahahanap ninyo na with Balenciaga and Adidas, actually, na-involve lang yung pangalan ng Adidas, but it was originally Balenciaga's issue na may mga problema sa paggamit ng mga bata. So, dahil dyan, ayoko nang gamitin lahat ng Adidas na damit ko. So, sana meron din silang refund, no? Kasi hindi naman cheap yung Adidas na binibili natin. Yung pinaka-minimum nila na mga items, diba? It's 1,000 plus NT. Mga 2,000 to 3,000 pesos din yan sa Pilipinas. So, I think, sana pamarisan ninyo ang H&M na nagre-recycle ng mga clothing or mga garments, any kinds of garments, para naman makatulong kayo sa mundo. Hindi lang puro, you know, profit from the people na bumibili sa inyo.